magandang umaga po sa inyo lahat. So, kasama po natin ang ating Galagan na Vice Governor, Honorable Lilia Nanay Pineda, Nanay. And of course, we have Dr. Corazon Flores, ang ating pong Mahal na Regional Director ng Department of Health. At iba pa po mga kasama natin sa board members, board member ng Sangguniang, for district, board member for the president of the second district. At ang ating SK President, Board Member Moshe Lacson, ako si Board Member Candas ng 3rd District. Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa kung paano po natin mababawas. Masusupo ang paglaganap ng COVID, lalong-lalo na sa community at kaya sa pamilya. Nandito po, kasama po natin ngayon si Dr. Corazon Flores, ang pinamahal natin regional director ng DOH, ito po sa Central Luzon, para po magbigay sa atin ng mga mensahe, mga payo, kung po natin, kung paano po natin mababawasan o dito naman kaya patungko ng tuluyan ang community transmission at paglaganap ng COVID sa ating komunidad at sa ating pamilya at kamayanan. So, binibigay po natin ang ating kagalagalan na Regional Director, Dr. Corazon Flores. Magandang umaga po sa ating mga kababayan, sa ating mga kasamahan, dito po sa ating provincial capital, of course, ang ating pong namumuno dito, ang ating Vice Governor, Nanay Pineda, ang ating pong lahat ng board members. Napakagandang araw po ito upang ipaalala sa ating lahat ang kahalagahan na dapat nating gawin. Alam niyo po nito mga nagdaang araw, ako po'y nalulungkot dahil napakarami pong naitatalang kaso, bagong kaso ng COVID-19 dito po sa ating rehiyon at dito po sa ating probinsya ng Pampanga. Sa araw-araw, umaabot ng mga 500 to 1,000 new cases ang nare-report kada araw. At ito po'y kinalulungkot natin dahil alam natin na dahil sa maraming kaso na nare-report, patuloy po na dumadami. Pagkatapos po na nare-report na mayroon Delta variant, nadagdagan po ang kaso, bumilis po ang transmission. Ang masaklap po na nangyayari, napupuno na po ang mga hospitals natin. Ang ating pong mga gobyernong hospital at saka mga pribadong hospital, puno na po yung mga ICU beds natin. At nalulungkot po ako dahil ang ating pong hawahan, transmission, hindi lang po isa, kundi dalawang miyembro, tatlong miyembro ng pamilya na hawa. At ano po ba yung naging dahilan, bakit po talagang patuloy na dumarami ang nahahawahan. Sa amin pong talaan, sa aming datos, nakita po namin na may mga nakita po natin na may mga nadadala po sa ospital. Nag-grabe na po pagka po dinala sa ospital at too late na para ma-manage. Paano po ba dapat natin gawin? Ako po ay nakikiusap sa ating mga kababayan dito na bilang malasakit natin sa ating family members, kung kayo po ay may nararanasan, ito po yung mga paraan na nakita natin na pwede natin gawin sa ating tahanan upang maiwasan ang pagkahawahan, ang pagkalat ng COVID-19. Bilang malasakit po natin dahil mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating asawa, mga anak, magulang. Kung kayo po'y may nararanasan na sintomas ng COVID, ubo, lagnat, sipon, nanghihina, minsan po, nahihirapang huminga, huwag po tayong mag-atubili na mag-report kaagad. Huwag po tayong matakot na magpagod sa bahay, na hindi sabihin na
Natatakot ako baka magkaroon ako ng stigma. Ayaw kong sabihin, ayaw kong i-report sa health center o doon mismo po sa barangay ninyo. Ang nais ko po sanang ipakikita sa inyo kung kayo po'y minaganitong sintomas. Makipagbigay kaalaman po kayo, mag-report po kayo dun sa Barangay Health Emergency Response Team natin para po mamonitor kayo. Huwag po natin intayin ang 2 linggo kung kailan nahihirapan na kayong huminga, sakalang po kayo magmamadali, inadalin sa hospital, too late na po yun. At bilang protection din po, kung kayo may sintomas sa inyong pakanan, dapat po humihiwalay na kaagad kayo ng kwarto, nag-a-isolate, nagsusot po kayo ng mask. Dapat po ang distansya natin sa ating mga miyembro ng pamilya, dapat po 6 feet o yung tiyatawag po natin almost 2 meters. Dati po kasi 1 metro lang ang distansya. Ngayon po dapat 6 feet, almost 2 meters. At gagawin po natin, dapat nagdi-disinfect po tayo. At kung meron po tayo naranasan, yung pong ating Barangay Health Emergency Response Team, imo-monitor po kayo. At kayo po ay dapat na tinitingnan kung nagdi-develop kayo ng symptoms para po kung kinakailangan, maipa-swab, maipa-quarantine. Kami po ay may numero sa aming regional office. Ang number po, ulitin ko, 0919-089-4231. Ulitin ko po, 0919-089-4231. One hospital ko man po sa rehiyon. At meron pa kong isa, 0917-808-2944. 24/7 po na may naka-duty dyan. Tumutulong po kami sa referral ng pasyente, sa coordination po sa ating mga munisipyo sa barangay. Ano pa po yung pwede natin magawa sa ating tahanan at paalala sa inyo? Kung meron po na may sakit at kayo po ay kasama yung palad ay namatay po yung kakilala niyo po na may sakit, kung maaari po, kung hindi nyo alam ang kinamatay, huwag po kayong umattend ng burol. As much as possible po, pwede naman po tayo magpadala ng ating mga buloy, pero huwag na po tayo magpunta doon dahil baka po pag-uwi ninyo, meron po kayong madalaring virus. Ang isa pa kung gusto kong ipaalala at gusto ko pong samantalahin ito, ngayon po kasing buwan ng Setyembre, yung mga bear month, marami po nanganganak, marami po nagbubuntis. Yung po mga ito yung mga bare months na mataas po yung mga nanganganak. Gusto ko rin po ipalala sa mga buntis. Bilang pag-iingat po, huwag po kayo, lagi po kayo, ingatan niyo po ang sarili ninyo, pati yung baby ninyo. Mag-wear po kayo ng face mask, kayo lalabas. Huwag po kayong lalabas na walang face mask or face shield para po maproteksyonan ninyo ang inyong anak at inyong sarili. Sa mga spouse naman po nyo o yung kasama nyo sa bahay, yung asawa po ninyo, sana po paalala lahat po na nagtatrabaho na may kasamang buntis sa bahay or even may mga magulang na may edad or even yung mga anak ninyo, huwag po kayong makihalubilo kaagad sa inyong family members nang hindi po kayo naglinis ng inyong katawan o yung tiyatawag na nagpalit ng damit, naligo, naghugas ng kamay para po ma-ensure natin yung po mga dala nating mga mikrobyo or virus ay matanggal po natin bago po tayo makihalubilo sa ating asawa o sa inyo pong asawang buntis. At ito po kasi, naikukwento ko po ito dahil nakita po namin na meron po mga nahahawahang mga buntis na positive at kalungkutan po natin, may namatay po dahil hindi po nag-iingat sa loob ng tahanan. Ito po ay mga simpleng paalala, pero po napakahalaga, uulitin ko po, lahat po tayo kinakailangan magtulungan upang masunod po natin ang pagdami ng COVID. Mag-iingat po tayo, although paulit-ulit po namin itong sasabihin, puno na po ang ating mga hospital. Nakakalungkot na may mga namamatay po tayo, late na pong nai-refer sa hospital, kaya po kinakailangan hindi lang sa pag-iingat sa buong pamilya para maiwasan ang pagkalat ng COVID. Gawin din po natin mag
report po tayo kung may sintomas tayo. Huwag tayong matakot na i-report sa barangay para ma-monitor kayo. Huwag po natin intayin na grabe na sakalang po tayo na pupunta sa hospital. Again, maraming po salamat sa pagkakataong ito na ma-share ko po ang simpleng paalalang ito. Mayapayabak po kay kayo. Kasama po namin yung ating mga board members para po ulit-ulit na naman na magbigay ng information sa inyo. At nagpapasalamat po ako kay Director Flores doon sa kanya pong mga binibigay na mga information sa inyo. Bakit dumadami yung COVID? Bakit lumalala? Bakit walang bakansi sa mga ospital? Pangalawa po, nakikiramay ako sa lahat po ng pamilya na may namatayan. Sana po ito maging aral na sa atin. Bakit nawala ang bakit nawala ang isa sa kapamilya natin, dalawa sa kapamilya natin? Nakikiramay po ako kasama po si Gob, mga board members, lahat po ng mga nanunungkulan. Kung natatandaan niyo po na nagbigay ako ng mensahe sa inyo, ito na naman po, inuulit ko na naman, kung ano po yung sinabi ni Director ng Department of Health, ganun-ganun din po ang sinabi ko sa inyo noon, na yung ingat, bakit lumalala, bakit napupuno ang hospital? Dati rin po na sinabi ko sa inyo na kami po dito sa Kapitolyo, yung inyong mga mayors, yung mga inyong mga kapitan, bakit po lumalala ang COVID? Ito po yung nangyayari. Kung may kasambahay kayo, labas-pasok ng bahay, nagtatrabaho, namamalengke, nagtitinda sa palengke, nagtatrabaho sa pabrika, nagtatrabaho sa opsina, lumalabas siya araw-araw tapos papasok siya sa bahay. Ang nangyayari po, kung may nabutang siyang matanda na senior citizen na naka-bread ridden, meron siyang kasambahay na nagki-chemotherapy, diabetic, high blood, buntis, nagda-dialysis, may chemotherapy, may nervyos, ang nangyayari po, itong mga mahihinang katawan na to, pag yung lumabas araw-araw, labas-pasok sa bahay nyo, hindi natin po alam na ito palang mga kasambay nyo na to, may COVID siya. So, ano nangyayari? Kaya wala siyang nararamdaman. Wala siyang nararamdaman, sinisipon lang. Pero, ang magiging critical po, yung inaabutan niyang may mga sakit sa loob ng bahay. Kaya po, walang mga bakanting hospital sa mga gobyerno at saka sa mga pribadong hospital. Kasi, ang nangyayari po, nawaan na po ang pamilya. Nawaan na, meron na may COVID. Ang gagawin po ng may COVID sa bahay, hindi siya magsasabi na may sinat na pala siya, may nararamdaman na siya, nakikisabay pa siyang kumain sa mga kasambahay niya, yung pagtulog, sama-sama sila, may COVID na pala. Pagkatapos po, tatagal pa, inaabot siya ng 5 araw, 10 araw, nilalagnat niya, inuubo na, nasa bahay pa siya. So pagdating po sa ospital, ang oxygen level niya 60, 40, 70. Pag in-x-ray po siya sa ospital, maputi na lahat ang baga niya. Hindi po dapat ginagawa yon. Huwag po kayong matakot at huwag kayong magtago kasi lalala, mas lalong nakakatakot, mamamatay pa kayo pagka dininay nyo, pagka pinaglihim nyo ang sakit ninyo. Hindi lang yun. Maawaan yung mga anak nyo, asawa nyo. Kung may buntis pa sa pamilya nyo, may high blood, diabetic, dialysis, kung may nagsisimo, senior citizen, lahat po sila maawahan ng isang may COVID lang sa bahay. Alam nyo po, ako, di po merong namamatay sa pamilya at kung merong namamatay sa ospital, lagi po akong nagtatanong, bakit siya namatay? Bakit siya lumala?
ang sasabihin po ng asawa o ng kapamilya? Nay, 10 araw na po siyang inuubo, nilalag na tayo po magpadala sa ospital. Natatakot po siya kasi baka daw sabihin ng ospital COVID siya. Karamihan po nang ini-interview ko sa mga pamilya na may namatayan, ganun po lahat ang sagot sa akin. Hindi daw nila mapilit, natatakot, 5 araw na, pero hindi na lang po nila inisip na may anak siya, mayroon siyang kapamilya sa loob ng bahay, na inaayahan niya na kumakalat. May kumpleto po ako sa inyo, sa isang barangay, sa barangay sa Manila. 6 araw siyang nilalagnat, nakikialubilo sa pagkain ng pamilya niya, andun yung anak niya. Nagpadala siya sa ospital, 20% na lang po yung oxygen niya. So pagdating, namatay kasi puting-puti na yung baga, wala nang makita sa baga niya. E di namatay po yun, yung padre de familia. Ilang araw lang po yung sumunod, nag-positive yung anak niyang binata. Yung anak niya pong binata, 28 years old, nung dinala po sa ospital, hindi alam, walang nararamdaman yung bata, nung in-x-ray po, malala na rin. Namatay ngayon yung anak niya, 28 years old. Bata, binata po yung anak niya, namatay po. Yung isang membro ng pamilya mo rin niya, nag-positive, buti na lang po, naalalayan natin na buhay. Pero, yun po yung sinasabi ko, na itong mga lumalala po na nawawalang namamatay sa mga kasambahay natin sa lahat po ng investigasyon ko, tanong ko, isa lang ang dahilan. Tumagal sila sa bahay, hindi sila kagad nagpatingin, may asma po pala sila, high blood sila, diabetic sila, dialysis sila, buntis, nagkikimo, tapos po, nagagawa pa nilang magtago sa loob ng bahay, kaya po sila namamatay. Sa Lubao po, ang daming namamatay, hindi lang po sa Lubao. Marami pong bayan dito sa ating Lalawigan. Makita po na namatay sa bahay. Bakit? Kasi po may asma siya, ayaw niya magpadala sa ospital. So namatay sila sa bahay. Pero, namatay po yung kasambahay na yon nung may asma. Ang nangyari, nung tiningnan po yung 5 pamilya niya, positive na rin sa COVID. Nananawagan po ako sa inyo. Sana paniwalaan niyo po kami. Hindi po ako doktor. Inuna na pong nagsalita si Doktora Corazon Flores. Ito po yung regional director natin ng Department of Health. Isa lang po ang na-trace namin. Ako po kasi, pag po mayroong namatay sa isang barangay o sa mga bayan-bayan, lahat po tinatanong ko. Isa lang po ang sagot. Nay, hindi po siya agad nagpatingin. Ayaw po niyang pumunta ng ospital. Natatakot po siya sa COVID. Pero sabi ko, hindi naman siya natatakot palang namatay. Tapos po, ang nangyayari, di nagmumukmuk po sa bahay. Nagmumukmuk sila sa bahay. Ang nangyayari po, sasabihan pa sila ng nervyos. Nagne-nervyos, magpapalpitate sila. Siyempre po, sasabihin nila cardiac arrest. Pero sa totoo, may COVID na siya dahil sa nervyos at saka sa takot niya. Nananawagan po ako sa inyo. Lakasan po ninyo ang loob nyo, huwag kayong nervyosin. Pag maga pong napatingin, siguro sinisiguro ko po sa inyo 100%, mabubuhay kayo. Hindi nyo pa ikakalat ang COVID ninyo sa kapamilya nyo. At ngayon po, kung narinig nyo si Director Cora Flores, ang nangyayari, bahay-bahay na po ang COVID. Kung isang compound kayo, isang compound at saka yung buong pamilya sa bahay. Bakit? Kasi po, ang nangyayari, meron ng sakit.
nagmumukmuk sa bahay, natatakot, nagnenervyos, ayaw pumunta ng ospital. Ayun, pagka nagpunta po ng ospital, wala nang magagawa yung doktor, yung ospital. At hindi pa rin po doon natatapos. Ang nangyayari, yung iwanan niya, pag po pinaswab mo, yung antigen mo, kung 10 po yung kapamilya niya o 5, 4 doon, positive na sa COVID. Yun po yung nangyayari ngayon. So kung hindi po tayo mag-iingat, hindi po kayo susunod sa protocol, hindi na po titigil ang COVID. Hindi na po titigil. Kaya panawagan ko po sana sa inyo, nalulungkot po kami. Nalulungkot din po si Gob. Nalulungkot din po yung mga doktor. Kasi wala na po talaga silang magawa. Pagdating sa hospital po, hindi na alis humihinga. Huwag na po natin sanang gawin niyo sa sarili natin. Huwag po natin pahirapan yung katawan natin. At huwag po sana natin talapan yung buong pamilya niyo. Marami po sa atin ang kaka-COVID, mga mahihirap lang. Tapos po, hindi pa sila nagsasabi ng totoo. Pag po nagpunta ng ospital, lalo na po sa mga privado, hindi na po nating control yan. Ang bill mo, 1 milyon. Kalahating milyon. Bakit po? Kasi malalangap po yung sakit nyo ng COVID. Kaya ganun ang binabayaran sa mga pribadong ospital. Kailangan nyo po ng ICU. Kailangan pa kayong gamutin ng matatas na gamot. Dadialysis kayo. Pero po kung maaga pa, nagpapatingin na kayo, hindi po tayo gagastos ng ganong milyon para po magamot kayo. At, minsan po, nagbayad ka ng 1 milyon, kalahating milyon, patay pa po ang kapamilya nyo na may COVID. Huwag po kayong matakot kung positive kayo sa COVID. Huwag kayong magne-nervyos. Pag maga pong natingnan kayo, napagamot kayo, madali lang mo pong gamutin ang COVID. Pero pag malalang-malala na po, wala na pong magagawa. Talagang mamamatay po ang pasyente nyo. Mamamatay po talaga. So sana po, kayo pong pamilya-pamilya, kayo po lahat na nakikinig. Bago naman po ako nagsalita, pinagsalita ko po si Doktora Cora Flores ng Department of Health. Isa lang po ang naging investigation namin. Isa lang. Pag malalang-malala, wala na pong magagawa. Sigurado mamamatay na siya. Pero pag maga pa lang, isang araw, ikalawang araw, maggamot na kayo, magsabi na kayo, ito po, madaling gamutin. At isa pa po, alam niyo po ba na yung COVID, nagagamot naman gasamaga, mas mahirap yung gamutin. Alam niyo, hirap ang nagdadialysis. Ang nagdadialysis, habang buhay ka, nagdadialysis ka. Ang COVID po, maga pa lang, magagamot mo na. Lalakas ka na, pat maga, magagamot mo. Pero po kung nagkikimo ka, may stage 4 cancer ka, mahirap pong gamutin talaga yon. Habang buhay ka pong nagagamot, lalo na pag lumala, stage 4, yung po mahirapan na po. Mahirapan ang gamutin. Pag diabetes po kayo, habang buhay nyo, gumainom kayo ng gamot. Yung po yung sakit na yon, talagang for life. Habang buhay kayo, minom kayo ng gamot. Pag high blood kayo, habang buhay kayo, minom kayo ng gamot sa high blood. Pag may asthma kayo, talagang kailangan nyo ng gamot sa asthma. Pagkasinumpong yung asthma nyo. Ito pong COVID, basta maaga ka lang, nararamdaman mo may lagnat ka, may upo ka, may sipong ka, madali pong gamutin. Kompleto po ngayon, kompleto po, huwag kayong matakot. Kaya ko lang po sinasabi sa inyo yon. Talagang yung iba po, takot na takot po sa sakit na COVID. Inuulit ko po, narinig nyo yung sinabi ni Doktora Cora. Doktor po, pinauna ko na pong magsalita sa inyo. Nagagamot, magmaga pa lang, madaling gamutin ang COVID.
Hindi mo lang siya magagamot pag lumala na, na puro puti na yung bagay nyo bago kayo pumunta ng hospital. Ulit ko pa, mas madali pong gamutin ang COVID, huwag kayong matakot, huwag kayong nervyosin, arapin nyo po yan. Basta maaga, gagaling kayo. At tandaan nyo, yung sakit po ng tao, alam nyo, pag diabetic ka, for life kang inom ng gamot. Pag diabetic ka, for life, uminom ka. Pag magdadialysis ka pa, abang panahon po, dinadialysis kayo. Pagka naka-stage 4 cancer kayo, survival po tayo. Nagkikimo kayo. Yan po, kumpara mo po yung COVID, huwag lang tayo pong mag-deny, huwag mo lang pong denial, magtago. Sinasabi ko po sa inyo, makaramihan na po ng mga investigasyon tanong namin sa mga pamilya. Ganun po talaga yung nangyayari. Huwag kayong nervyosin, huwag kayong matakot, mas lalo po kayong mag-alala, mawawala na yung buhay nyo, dadaman nyo pa yung buong pamilya nyo, ang kailangan po lang po talaga, iwas, ingat, at magang pagpapagamot. At ngayon po si Governor Dennis, meron na po siyang gamot na pinamimigay na kit. Ninagnap po kayo mag-apon, magdamag, meron po yung laman na sa mga kapit. Ninyo, meron kayong gamot na paracetamol, meron kayong gamot sa ubo, meron po kayong vitamins, inom lang po kayo kagad. Kagad lang. Sa araw, magdamag, uminom na po kayo. Hindi po kayo malala kung magmumukmuk kayo, nakatago kayo, hindi kayo nagsasabi. Kahit po anong gawin namin, anong gawin po ng mga tanungan, kahit private hospital pa po yan, yung private hospital matas ang ano, hospital na yan, hindi na kayo gamot. At gagas ng milyon, kalati milyon, mamamatay pa po ang kapamilya ng mga. Si director po, na po siya ng authority, yung mga mild moderate, binigyan po ng authority yung mga script natin na pwede na po siya na wala gumamot ng COVID. Hindi pa po na mahal po kung siya ay magagawa doon. Wait po. Mahal niyo po may COVID. Itago siya. Ilayin niya. Ano yung mga barang ay barangay level, itin kayo kung isa lang ang bahay. Hindi po pwedeng mananatili siya kay COVID siya kasama yung mga kasama yung kapamilya niya. Hindi po pwede. Dahil cover ninyo elementary school meron naman pong senior yun at doon gagawin ko kung hindi na po kayo hindi na po kayong pumunta umiwalay lang kayo sa kapamilya. Sana po sinabi ni Director Rippel inulit ko lang po yung tunay na yun po ang talagang tunay hindi po palala na yung pumis mo gagawan para naman yung COVID. Ni Director Kasi, kung nga sa tao, labas-pasok na, sabihin niyo po niya, pwede siya sa mga school muna kung hindi mawasang hindi mabaho. Lalo po kung kapangan
aking asawa test. Pag ang nakakuha ko ng COVID, bigla lang po yung hospital na tumatanggap ng buntis ng COVID. So, ay pa palpas sa mga petuan. Na, wala tayong hospital na sa maraming na nag-COVID. Ako kayo mabuntis, maging ito kayo. Maging kayo, lalo kung sisipin kayo, kayo, pag hindi mo po masisipin kung sabihin niya na may COVID siya, siyempre iningat din yung sarili niya. Iningatan din po nila ng sarili nila at kayo mga nurses. Basta sinabi ko po, ingat! Ingat lang! Ingat! Ingat ang madaling paggamot. Pagtanong ko sa mga kapitan nyo, sa kawad nyo, sa mga alkalde ninyo, sa mga sangguniang bayan nyo, tumingin ng pang-remake. Ito gano'n. Tingin nyo sila. Ipapun na ako sa inyo mga member at tawag nyo. Huwag kayo mag-salo at huwag po kayo i-report nyo sa mayor para po may kadamay may tutulong po sa po mga board member, detenis, ginagawa po namin parang po lahat at wala po na buhay sa ating kababayan. Pero kung hindi po natutulog at may pakinggan, kahit na po kami, wala po rin kaming magawa. Wala rin po kaming magawa. At tayo damay-damay. O magkakawaan na. Kaya nasa po tao mag-iingat. Nananawagan po sa inyo. Nananawagan po. Sana po makakayo. Sana po yung kapamilya natin sa buhay. Sana po. Pero po sila nanakasaga. Nung pong agad po sa pagkakayakin mo eh, makakayo. Nus ko po kay kayo, ay kayo tatakot, ay kayo po, ay kayo po sasalik ng bali. Kami ay kayo pamangyayon na kayo po ayaw sa piso pantamo. Sana naram na po kayo kay Director ng Department of Health. Kanita po, ang susunangan, mga po, sa buong probinsyang Kapampangan. Sa kalabang at kayo ulit po, mga